Great morning, everyone, and welcome again to this hashtag Motivational Monday Talk Show. I'm your host, Ces Apad, and today we are going to interview another self-made woman who decided to be a full-fledged businesswoman rather than an employee. Tingnan natin kung ano mga pinagdaanan niya at kung paano niya nalampasan yung mga challenges on her transition from being an employee into a full-fledged businesswoman. Wait lang, I noticed that most of you are not yet subscribed. Please subscribe to my channel so I can continue my advocacy of empowering women and spreading good vibes, positivity, and beauty every week. Please subscribe to my channel for your weekly dose of beauty and inspiration. Our guest for today is another Mary Kay Millionaires Club member, a pink car achiever, and a travel achiever. And on top of that, she's also managing different beauty businesses outside of her Mary Kay career. I'm sure marami kayong matututunan sa kanyang experiences and journey to becoming where she is right now. So without further ado, may I introduce to you our guest for today, another Mary Kay sales director and a beauty guru. No other than Miss Karina Adino. Great morning, Miss Karina. Thank you so much for joining me today in this Motivational Monday Talk Show. How are you doing today? I'm good, excited, overwhelming kasi first time ko tong gagawin, actually. Wow, talaga. First time. I'm so excited na i-interview. O, diba ganun talaga? Feeling ng artista. Nakakaulatin. But I'm so glad that you said yes. For today, I'm sure marami tayong mag-inspire with your Mary Kay success story. By the way, how long have you been with Mary Kay? Actually, I started my Mary Kay year 2011. And prior to Mary Kay, I was working in SC Johnson as an executive assistant to the IT director. So 2011, month of September, that was actually the start of my career in SC Johnson. And that's also the same month and year na nakilala ko si Mary Kay. So nakilala ko siya, so hindi ko siya masyadong pinansin umpisa. Although na-try ko yung products, nagandahan ako, pero hindi ko pa siya masyadong pinansin. Siyempre, medyo magpapakitang kilas muna ako sa employment ko. Dahil kaka-hire ko lang nun. Ayan. And can you share with us your Mary Kay I story? How you decided to start your Mary Kay business until you become a sales director? Alright. Actually, medyo nahirapan yung nag-share sa akin. And I feel sorry for her. Pero ako, kaya ako medyo mahaba yung patience ko whenever I share the opportunity to others. Kasi I myself, when someone started to share Mary Kay, medyo nahirapan siya sa akin. So I met Mary Kay sa isang booth sa loob ng village namin. It was a grandparents' day. Meron silang booth doon. The one who shared the business to me is a total stranger. So tinatry sa akin yung product. Hindi nag-sink in sa akin yung skincare. Pero the one that struck me the most is yung foundation. Kasi since nasa corporate world ako, medyo lover ako ng foundation eh. And I've used a lot of foundation, different brands, yung mga commercially available sa market. Pero nung na-try ko yung Mary Kay, never heard ha. Hindi ko alam na may nag-exist palang brand ng Mary Kay. But when I tried the foundation, sobrang nagandahan ko. Nakita ko kagad yung difference niya. Pero sobrang difficult person ako that time kasi even though nagandahan ako sa foundation, hindi pa rin ako bumili doon sa booth nila. But I asked for the number and then address ng office. So actually, to cut the story short, hindi ako nakatulog sa foundation. So the following day, hinanap ko yung office ng Mary Kay. So since nagtatrabaho ako sa Makati at that time, sabi ko Makati rin naman yung office ng Mary Kay. So pumunta ako and then pagdating ko doon, meron daw event and tapos na. So ang binigay sa akin, instead of the foundation, nilatag sa akin yung business opportunity. Medyo skeptical ako when it comes to that. So pagdating ko doon, hinanap ko the effort and all, so hindi ako nakabili ulit ng foundation ko. Ang sabi ko sa kanya, I'll think about it kasi gusto ko yung business but I am doubting kung medyo kaya ko ba to. So hindi na naman ako nagpa-register pero gusto ko. So it actually tumagal pa like mga 2 weeks, 3 weeks yung paniligaw sa akin nung beauty consultant ko. Sabi ko sa kanya,
she keeps on calling me sa office. Sabi ko, wala akong time. Kasi newly hired ako eh. So, inaaral ko din yung work ko. So, sabi ko, kung hindi ka makapaghintay, then wala din ako available time, sabi ko, dalhin mo na lang dito yung kit sa office namin. And then, doon na lang ako mag-register. I'll give you the money. Pero gusto niya, I'll give her the money first. Kaya nangyari, di ba hinihingi tayo ng ID noon? So, ginawa ko, pati siya hiningan ko ng ID kasi stranger nga siya. Kasi pipicturean ko din yung ID mo kasi magbibigay ako sa iyo ng pera eh. So, but that day, same day, binigay niya rin yung kit sa akin. And then, that's the start of everything. And doon ko nakilala si Mary Kay. And then, nung nakuha ko na yung kit, hindi ko muna inaral. Kaso lang, ano sinabi sa akin ng consultant ko, sabi niya, Karina, mawawala na yung free mo. Eh, mahilig ako sa free. Sabi ko, doon ako nagmadali alamin kung ano yung Mary Kay. So, doon nag-start yun lahat. Na nadagdagan, ang dami kong tanong sa kanya, hindi niya ako masagot. And then, that's the time na I reached out to my sales director, which is at that time si Aimee Parohinog. She was able to answer all the questions I have in mind. So, siya rin yung nag-follow up sa akin, na nag-follow up kahit ayoko umattend ng training. Ayokong umattend ng training noon kasi ang alam ko lang sa Mary Kay is magse-sell lang ako. Actually, hindi ako masyadong nahirapan at first, ha. Hindi ako masyadong nahirapan kasi I'm really excited kasi gusto ko yun eh. Gusto ko yung pampaganda. And most of the things na I was able to sell are mga makeups kasi nga nasa corporate world ako eh. So, madali for me sa akin mag-share ng mga cosmetics na magagamit nila sa work. Pagdating ko sa office, meron siya sinasabi sa akin mga trainings na sabi ko, wala akong time dyan. Pero, you know, the key there, I'm very grateful for her kasi kinulit niya ako ng kinulit. Kasi may turning point in my Mary Kay. So, when I sat down, I attended the RJDB. Di ba tinuro doon yung team building? So, kahit wala sa loob ko, somehow nagkaroon ng impact pa din yung mga nakuha ko doon. Do you still remember yung sa RJDD natin? Meron ako kasing naano dun eh, nakuha na until now, hindi ko pa rin makakalimutan. It's how you build your team kung paano mo sila alagaan. Kahit wala pa akong team noon, pero tumanim na sa isipan ko yun. So that's when I started building my team. Although wala pa rin akong paniwala sa sarili ko, ay, hindi sa company, na kaya ko yun. So every time si Aimee, nakikita niya, nagdadala ako ng mga guest ko. And then, she's starting to build me up dun sa mga guest ko na, ito si Karina, magdedirector. I was just making faces kasi hindi, wala talaga sa loob ko na magsi-sales director ako sa Mary Kay. I was just having fun din. Yun, na nag-start ako sa Mary Kay. Ayan, nag-start ng team building. Naalala mo pa ba kung magkano yung first paycheck mo? It's funny kasi sobrang natuwa ako na out of the selling ko na nakukuha, ang ginagawa ko kasi, alam mo, nung nag-umpisa ako, so sobrang excited ko, may Excel ako ng mga purchases ko and then may Excel ako ng mga freebies ko and then tinototal ko. Kaya gustong-gusto ko yung amount versus to sa nilabas ko. Kaya sobrang excited ako palagi. So, nung nagkaroon ako ng team building, ang first paycheck ko was 800. Pero sobrang excited na ako noon kasi wala naman akong ginawa doon. Kumbaga, nag-invite lang ako ng mga friends ko, pero meron akong na-receive na 800 pesos. Ayoko pa nga i-encash yun kasi that was a check, diba, before. Right. And from that 800 pesos, ma-share mo ba sa amin kung magkano na yung inabot or saan na yung inabot ng Mary Kay career mo ngayon? Can you share with us yung mga biggest achievements mo in your Mary Kay business? Actually, looking back, when I started my Mary Kay, I'm just excited, no? Kasi the main reason why I joined Mary Kay is because I love makeups. Wala akong alam sa skincare. Lalo na nung sinabi sa akin ni Aimee, oh, dito sa Mary Kay, meron kang free training about makeups. I'm a frustrated makeup artist kasi hindi ko kayang makeupan yung sarili ko. So kahit anong panood ko sa YouTube, hindi ko pa rin magawa yung tinuturo doon. Kaya nung sinabi niya sa akin, may free training dito. And then I know, sabi ko, ito na yung opportunity. Ako, pag may Mary Kay beauty consultant ako, libre na yung training ko. So, nung sinabi niya sa akin yon, yun na yung nag-trigger. Sabi ko, sige, mag-join talaga ako dito sa Mary Kay. And then, unahin ko muna yung mga achievements ko, ha, non-monetary. First, kasi natuto ako mag-skincare. Hindi ako marunong dati kung ano-anong ginagamit ko, eh. Secondly, natuto ako mag-makeup.
And then third, na-overcome ko yung fear ko ng pagsasalita kasi sobrang shy, shy person ako. Actually, when you met me before Mary Kay, kahit magkatabi tayo for 1 hour, I will not be the one to start a conversation. Hindi ako socially na tao. And then, yun, na-develop sa Mary Kay yun. Kasi, imposible pag nag-sales director ka, hindi ka nakaranas na magsalita in public. Kasi, di ba, before yung dating normal natin, we usually speak sa mga offices, di ba, sa mga in front of the teachers, mga nurses, mga students, mga employees. And then, tinuturo natin sa kanila yung skincare. And that, for me, is already a fulfillment and an achievement for me. Kasi, fear ko yun nauna na-overcome ko. So, yung confidence ko na-improve because of Mary Kay. And number 4, nagkaroon ako ng quality time sa daughter ko, quality time for myself. Kasi, imagine yung pagiging employee ko before is really hard kasi single mom ako eh. So, dalawa lang kami ng daughter ko at the time. So, nahirapan ako maghanap ng yaya. She was, when I started my Mary Kay, she was only like 5 years old. 5. So, medyo nahirapan ako sa being an employee and doing Mary Kay at the same time. Pero, inisip ko, this is the only hope. Kasi nung nakita ko yung mga story ng mga directors na nag-start sila as part-time and then they became a full-time sales director, hawak nila yung oras nila, yun yung hope na nakuha ko. Sabi ko, parang kahit mahirap, sige, okay lang sa akin kahit wala akong pahinga. After kong magtrabaho, diretso ako ng skincare, gagawin ko yung Mary Kay ko. Yung katawang tao mo, pagod eh. But even yung isip mo, pagod. Pero sabi ko, everything is temporary. And I have high hopes dito dun sa Mary Kay. Kasi siya lang yung nagpakita sa akin ng time freedom. Eh, yun ang gusto ko. Kasi I'm a single mom. Gusto ko na mas maraming oras sa anak ko. So yun yung greatest achievement na nai-enjoy ko ngayon sa Mary Kay, yung time freedom. Kasi I'm always with my daughter now. Even though malaki na siya. And then, what else? I was able to help my family in terms of financial. Kasi syempre, nasagot ng Mary Kay yun eh. Dati ang gusto ko, extra income lang. Ngayon, kami ng daughter ko, aside from spending quality time together, we travel together. May it be Mary Kay business or non-Mary Kay, talagang ano lang, pasya lang, na-enjoy namin yung time. I was able to help my mother when it comes to yung mga needs niya, medicine niya. Nakakatulong ko sa family mo. And then sa mga siblings mo, kapag may emergency, natatakbuhan ka and meron ka naiabot na tulong. So yun yung mga bagay na yun na talagang greatest achievement for me because kung hindi sa Mary Kay, hindi ko naman siya magagawa eh. And Mary Kay gave me hope na makuha yung mga bagay na yun. When it comes to financial naman, nag-diversify naman ako sa Mary Kay kasi it all started with Mary Kay. Siyempre kumikita na tayo, sabi ko sa'yo, di ba, I started with 800 na team building paycheck and it grows into 6-digit numbers na never in my life na sabi ko, ma-earn ko pala to kahit na hindi ka bossing sa company, no? Parang ang hirap makaisip ng opportunity na makaka-earn ka ng 6 digits na hindi ka boss sa company mo. So, iyon yung nakapagbigay sa akin ng opportunity para mag-venture pa sa ibang business. Kasi I was able to put up my own salon out of my Mary Kay income. So, after 2 years, nakapag-put up ako ng nail salon ko. And then, I was able to enroll myself sa isang advanced master class sa semi-permanent makeup. And hindi birong enrollment fee. It cost me a lot of money to really enroll myself. And again, di yun mangyayari kung empleyado pa ako. Number one, I don't have the means to enroll myself because syempre problem nga financial. Number two, syempre tali ako sa oras. Pero sa Mary Kay, I was able to learn things kasi hawak ko yung oras ko. So, yung dalawang yon na put up kong nail salon and then yung pag-enroll ko sa sarili ko sa semi-permanent makeup class, nag-akyat pa sa ng money para mas ma-enjoy ko pa lalo yung financial freedom. And lahat yon nag-open ng doors through my Mary Kay. And then, sa Mary Kay career ko naman, dalawang beses ko na-hit yung car. Which, sabi ko sa sarili ko, nung nag-umpisa akong beauty consultant, binigyan ko ng tanging sarili ko. Sabi ko, 5 months, hanggang 5 months ko lang gagawin ng Mary Kay. Kasi hanggang 5 months lang that time yung freebies, di ba? Sis, hanggang 5 months lang. Sabi ko, pag nakuha ko na lahat ng freebies, okay, exit na ako. Pero hindi.
Ang dami pala may offer ng Mary Kay. Kasi aside from the freebies, dumalalim yung purpose mo, yung goal mo, bakit mo siya ginagawa. Kasi una, freebies. And then, gusto mo na mag-red jacket. Gusto ko mag-wear ng red toga at that time. Tapos, nung nakikita ko yung mga sales director, gusto ko yung suit nila. And then, nung nakikita mo yung suit nila, nung nakuha mo na yung suit, gusto ko yung pink car. Pag nakuha mo na yung pink car, gusto ko mag-million. Parang tumataas yung goal mo na akala mo dati hindi mo kaya. Pero through Mary Kay, with the help of Mary Kay trainings, lahat yun possible. Basta talagang gagawin mo lang kung ano yung aaralin mo. So, ano pa ba? Also, the travel. Actually, yung first travel ko sa Mary Kay, I was with my beauty consultant. Hindi ako naka-achieve ng travel during me as a beauty consultant. Nakapag-travel ako sa Mary Kay, sales director na ako. Pero, very fulfilling for me because I was with my beauty consultant at that time, yung Hong Kong travel. And, iba pala talaga pag libre. Sobrang na-enjoy ko. Then, nasundan na ng maraming travel. So, yung mga hindi ko inaakala mapupuntahan ko, pero dinala ko ng Mary Kay doon. So, yun. Yun yung inabot ng ano ko, 800 pesos na first paycheck ko. Ang layo na lang narating from 800. Actually, ang dami na. Yes, cars, millionaires yes. Club membership, and ang pinaka-importante is yung time freedom. And naging full-fledged businesswoman ka na ngayon, no? Yun yung masaya dun eh. Nakita mo yung full potential mo because nag-start ka dito. True! Diba? Oo nga eh. Ayan. Pero, I know Miss Karina, sa mga pinagdaanan mo na yan, shifting from an employee into a full-fledged businesswoman, maraming mga challenges. And especially nito, nag-pandemic tayo, no? Can you also share with us yung mga difficult challenges na hinarap mo while you were transitioning or while you were doing your sales directorship? And then, ngayong nag-pandemic. Actually, when I started my Mary Kay, that's the time that I face my challenges. Pero, actually, madami kasi hindi nga ako yun eh. Number one, hindi ako pala kausap. So, hindi ako yun. So, kailangan dito, people business, kailangan ko mausap ng tao. It's already a challenge for me. So, sabi ko, na-overcome ko yun. And then, number two, hindi ako salesperson. Kaya nga yung background ko before, more on back office. More on financial. Kasi wala akong orientation when it comes to sales. So, challenge for me. Kasi nasa, ano to eh, nasa sales ako eh. So, it's already a challenge for me. Pero sa training kasi, ang turo sa atin, di ba, you have to feel the fear and do it anyway. Kasi hindi naman mawawala yun. You have to overcome the challenges na nang ginagawa mo. Yung mga rejection, sobrang hinang-hina ako doon. Pero sobrang proud ako sa sarili ko kasi nalampasan ko siya. And even now, na even though how successful you are, we are still facing rejection, right? Kahit malalaking company, Jollibee, kahit gano'n pa kalaki, they still face rejection. And it's a fact of life, nakasama talaga yun eh. So hindi mo pwedeng iwasan. And also, nung nag-shift tayo dito sa pandemic, grateful ako kasi the mission area sales director was able to immerse ourselves to praying, Bible study. Naging mas connected kami kay Lord. Kaya medyo hindi kami na-shaken. At first, talagang medyo nandiyan ay anxiety, depression, ano mangyayari, whatsoever, ang daming questions. Pero agad, alam mo yung mga sister sales directors mo, tara, let's have, ano, parang kumonek tayo kay Lord. Mag-Bible study tayo. Let's pray together para mas maging powerful. Somehow, natulungan ako na ma-clear yung mind ko and then mawala yung mga anxiety and depression. And it really helps a lot. Challenges. Challenges, hindi ko na siya naramdaman because I am with my sister sales director. Madalas kaming mag-meeting nung pandemic kung ano yung pwede namin gawin to rise above these circumstances. And kung paano kami makakatulong sa unit members namin. Kaya nung time ng pandemic, doon medyo doon kami nag-start yung mga StreamYard, yan, yung mga live, yun, doon kami nag-come up. So mahilig ako makipag-collaborate sa aking mga sister sales directors. So yung mga challenges na yun, hindi ko masyadong naramdaman kasi you have to be really connected with the source right away para hindi ka mag-stumble. So yun lang yung ano ko, ma-share ko.
Yeah. And with that, meron ka bang mga advice sa mga bagong beauty consultants who are also facing these challenges? Ano yung mga pwede nilang gawin? Especially, ano yung 3 skills na kailangan nilang i-master so that they can rise above the circumstances that we have right now? Actually, I would like to refresh my memory kasi nahirapan din talaga ako to really move up to my career sa Mary Kay. Number one na nagpatagal sa akin to move up is you have to let go of your pride. Kasi yung pride na yan, medyo marami siyang kapatid. Yung pride na yan, yung pag ma-pride ka kasi, dun na ma-ano na, ayaw mo magsalita, mahihiya ka kasi takot ka ma-reject. So yung paging mahihiyain, yung fear, mga kapatid, yun yung pride. Ang bottom line niyan is you just have to let go of your pride. Kasi nung nag-umpisa ako, nahihiya ako kasi natatakot ako na sabihan, oh, na nangyayari sa'yo, nagbebenta ka na lang ng lipstick, may trabaho ka naman, isipin nila, wala kang pera, naghihirap ka, parang napaka-low class, yung mga negative thinking na na-entertain. And I'm sure marami sa atin kaya hindi nakakagalaw kasi nga, they cannot let go of the pride na, mataas yung position ko sa corporate world eh, maganda yung trabaho ko eh, bakit ako magbebenta ng Mary Kay? So, medyo natagalan ako doon. Kasi ma-pride ako noon na nasa corporate world ka, mahirap mag-offer sa mga friends mo kasi they will belittle you, di ba? Parang ang daming, marami ka maririnig na mga hindi magaganda. Ayaw mong marinig. Yung ibang hindi nakaka-overcome noon, they just don't do it and they just give up, di ba? So, you have to let go of the pride and you have to remain humble. Eat your humble pie. Kasi the moment that you eat your humble pie, alam mo, you will be obedient. Diba? Parang, yung time na yon na nilet go ko yung pride ko, doon ako nakinig dun sa mentor ko na, oh, umaten ka sa ganito, umaten ka sa ganyan, kailangan mo to. So, doon ka lang mag-start na makinig eh. And also, another thing na nakatulong sa akin is yung never stop learning. Kasi, when you keep on learning, that's your area of growth eh. Doon ka mag-grow. Doon mo din malalabanan yung fear mo na hindi ka confident, di ba? You really have to believe in yourself. No one will believe in you but yourself. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. And not only to yourself, maniwala ka kay Lord. Kasi pag-uusapan natin dito is your life, your goals, your dreams. Kung titingnan mo yung sarili mong kakayanan, parang malabo. Pero kung titingnan mo kung ano yung kayang gawin sa'yo ni Lord, parang hindi pala ako nag-rely sa sarili kong kakayanan. Kasama ko pala si Lord, kaya ako nakuha yung mga yun. That's why, grateful ako sa company kasi sila yung nag-open sa akin kasi hindi ako religious na tao eh. But, dito na-build yung foundation ko, yung connection ko kay God through this Mary Kay business because they have the right priorities. Kasi they really honor God, the family, and also the career. Yung right priorities in life. And we're really leading the priorities kasi yun talaga yung nangyayari sa atin ngayon. Especially now na pandemic, di ba? So yun, sobra na ata sa 3. Sorry, pero very useful and very inspiring. And totoo naman talaga yung mga sinabi mo eh. Kasi dito talaga muna magsisimula eh. Di ba? Yung mga hard skills, madali na lang natin yung matutunan kung merong willingness, humility, and yung belief sa sarili mo. Diba? Yun yung mga foundation in becoming successful in any business or anything that we are supposed to do. Mm-hmm. Thank you so much for sharing that with Karina. And finally, do you have a message for your unit members? Sa aking mga unit members, stunners, unit members. Actually, when I check on my purpose, marami na akong na-achieve sa Mary Kay. The only thing that I'm here in Mary Kay is because of my unit members. Kasi yung purpose natin as a sales director, kasi nandiyan pa yung unit natin eh, they look up to us. Parang we inspire them. Kaya sila nandiyan kasi nandito tayo. I'm doing my Mary Kay businesses because of my team members. Because I wanted to pass on the opportunity na na-enjoy ko ngayon sa Mary Kay. Gusto ko ipasa din sa kanila yon. So, I hope na yung skills na na-share ko, actually, yun lang din yung ginawa ko eh. Mahirap siya gawin ha, pero once na nagawa mo yun, yung mga bagay na yun, talagang dun ka aangat. Dun ka mag-start umangat. Actually, dito sa Mary Kay business, kasi when I diversify my business, diba, nagkaroon ako ng salon, and then nag-makeup ako, and then semi-permanent makeup, yung mga microblading, lahat yun ng pandemic, lahat yun,
nag-close, lahat yun nag-stop. Siyempre, di ba, di tayo pwede lumabas. The only thing that helped me and my family survive is my Mary Kay business. And thankful ako kasi yung opportunity na yon nung nakilala ko si Mary Kay and then ang in-offer sa akin, hindi ko siya na-miss. Kasi I will not be here and I will not be enjoying everything na sinabi ng Mary Kay before kung na-miss ko yung opportunity na yon. And sabi nga nila, di ba, parang God didn't create nobody, di ba? Only somebody. So be that somebody who can sell confidence, somebody that can share hope to everyone, and then somebody that can create opportunity also sa ibang tao. I hope you learned a lot from our guest for today that can help you in deciding if ever you want to be a full-fledged businesswoman as well. Nakita mo po pwede naman palang gawin na meron ka Mary Kay business and at the same time, other beauty-related businesses too. And they go hand in hand together, right? If you like these kinds of videos, please check out my Success Stories playlist where I talk about testimonials of real women who rose above their current challenges in life and became the woman that they've always wanted to be. And also, if you want to see more Mary Kay skincare and business tips, please visit my Skincare 101 playlist. I would love to be with you every week, so please subscribe to my channel for your weekly dose of beauty and inspiration. See you again in the next video. Bye!